So, what is up guys? Magandang umaga mga kapandak. So ngayon ay isa na namang magandang Martes ng umaga. And yes, makakapag-ride ako today kasi kahapon I just had my second dose of vaccine. At ngayon, pagka kasi nag-second dose na nag-vaccine kami, we are advised to stay home para obserbahan ng ating mga sarili. Kasi 'di ba usually pag nagpapa-vaccine tayo, 'di ba, nagkakaroon tayo ng sama ng pakiramdam or pananakit ng katawan. So I was advised to stay home and observe myself. So ngayon, ito, babanking muna tayo ng isa, you know. At isa pa pong banking dito sa isang magandang kurba na 'to. Yan oh. Napakasarap i-banking talaga nitong ating bagong Yamaha Mio Gear. So guys, again, ito, magra-ride ako ngayon. Yung aking mga viewers sa aking YouTube channel ay nagre-request na ilong ride ko daw itong aking Yamaha Mio Gear. So, ayan, nagpagas ako ng 100, ayan. It's almost full. Niyabang ko na yung 100 pesos kong gas, ha. At ngayon ay papunta ako ng Naik, Cavite. So, medyo tutusin, hindi siya long ride eh. Pero malayo-layo na rin yun, ha. Malayo-layo na din. So, ngayon gusto ko lang i-take ang opportunity na meron akong off ngayon, ngayong araw na to. Kasi mamaya alas 9, meron na naman akong customer sa aking shop. So ayan, samahan nyo ako guys at magra-ride tayo. Ang lamig ng hangin dito guys. Grabe, ang sarap. There's no place like home and there's no place like here in Indang. Lapit po kasi kami dito sa Tagaytay kaya sobrang lamig po ng simoy ng hangin dito. So ayun guys, before anything else, shout out dun sa mga followers ko sa aking YouTube channel. And shout out dun sa aking mga ka-GC or ka-group chat sa aming Mio Gear group chat. At pati na din dun sa aming group, Facebook group, ang Mio Gear 125 Philippines. So shout out sa inyo lahat guys. Alam kong lahat tayo enjoy na enjoy sa ating bagong Mio Gear. Enjoy natin to habang konti pa lang tayo. Kasi habang dumadaan ang mga araw, napapansin ko dumadami na po yung nagpo-post at nakakabili ng Yamaha Mio Gear. So ibig sabihin lang, dumadami na yung stocks sa mga dealership. So congratulations sa lahat ng mga nakabili. At yung mga nag-iisip ang bumili ng anilang Yamaha Mio Gear, ilagay nyo po sa inyong priority list kung kayo'y namimili ng scooter na nasa 125cc category. Dahil personally ay well recommended po itong Yamaha Mio Gear. Ayan. So ngayon, ito, may pupuntahan tayong isang bagong daang kalsada. Bagong daan, bagong gawang kalsada dito sa amin sa... So ayan, ito na, approaching na tayo dun sa sinasabi kong bagong gawang kalsada dito, going sa Naik. So ito na po, ayan o, nakikita nyo, yun o, bagong gawang kalsada. So again guys, yun nga pala yung inaabangan ng lahat tungkol dun sa tagtag nitong Yamaha Mio Gear. Diba dun sa isang video ko, nakita nyo na binawasan ko ng hangin. So ayan, totally I was able to resolve that issue. Ayan, kasi wala na siyang katagtag-tagtag ngayon. Sobrang banayad. Kanina may dinaanan akong matalbog na kalsada. Kasi yung asfalto, bukol-bukol. Sobrang suwabe. Bounce-bounce na lang yung nararamdaman ko. Wala na yung tag-tag-tag-tag-tag-tag. Uy, may dito, asosasyon. Alam nyo ba na ang samahan ng mga aso ay tinatawag na asosasyon? Hey, come on. Get a room, man. Naabala ko pa yung bumabak na yung doggy. So, eto na guys, eto na yung bagong kalsada. Ayan, na tinutukoy ko sa inyo. At ngayon, gagawa tayo ng isang medyo
spirited driving. In short, medyo magwawalwal tayo ng konti. So ang ating Yamaha Miyugir ay meron ng 189 kilometers on its odometer. So basically, malayo pa ako sa break-in period. Pero wawalwalin natin ng konti. Konti lang naman, hindi naman natin ibababad. So ayan, tumatakbo ako ng 60 ngayon. At walang ka-vibrate-vibrate yung makina. Walang kagalit-galit. O yan o. Diba? Ang tahimik. So yan. Wow. Banking. Ang sarap i-banking, guys. As in, sobrang gaan. Yan o. Sobrang smooth ng makina. Yun o. So, magsi-70 tayo. Yan. Napaka-effortless, guys. 70. Konting twist lang ng throttle, 70 na. Yan o. Woo! Sarap. Lamig. So guys, before anything else, ano bang pwede ko i-discuss sa inyo? Isip ako. Ayun. Ano bang ginagawa ako bago ako mag-umpisang mag-ride? Diba? So i-share ko lang sa inyo. Unang-una, bago ako mag-umpisang mag-ride, unang-unang ginagawa ko syempre is chine-check ko yung sarili ko kung ako'y nasa kondisyon. Diba? Kung hindi ba nalalakit ang aking mga kasukasuan. Or kasi importante yun eh, diba? Kailangan mo ng lakas, diba? Kung ikaw'y namakla kahapon, huwag ka muna mag-ride ngayon. Ganun naman si... Gago! Simple yun, guys. Siyempre, kailangan mo ng lakas para alalayan yung motor mo, diba? Eh, pagka pa naman mainit ang panahon, eh, siyempre, nakapanghina. So, kailangan, i-assess mo muna yung sarili mo bago ka mag-ride. And then, siyempre, pangalawa, i-check mo yung mga gears mo. Unang-una, kailangan meron kang helmet. Hindi lang basta helmet, hindi yung lagay na sabaw. kaya ba nang to? Dapat ang helmet mo, yung quality helmet, di ba? Kasi unang-una, ulo mo yan eh. O yung protektahan mo yan. Yun yung ulo mo sa baba, pinaprotektahan mo. Nagbibiro lang ako. Protektahan mo rin yung ulo mo sa taas. So ayan. And then, wear proper gears. So syempre, pagpasensya nyo na, wala akong wala akong gloves. Pero it is very important na may gloves kayo pagka nagra-ride kayo, ha guys, ha. Uy, may puno, oh. You know. Oh, abot ko. So, wear proper gears. Mag-nipad kayo, mag-elbow pads, chest pad. At syempre, wear proper riding shoes. Yan. Ganyan. Riding shoes po yan, guys, ha. Steel toe yan. And then, syempre, i-check nyo yung kondisyon ng inyong motor. Well, kung bago naman ang motor nyo, kagaya nitong inyong ating Miyugir, syempre, less worry. Pero kung syempre, kung luma ng inyong motor, i-check nyo din ang inyong motor, diba? Kung siya ay nasa kondisyon ba. Ha? And then, of course, pinaka-importante sa lahat, kayo ay mag-pray before mag-ride. Napaka-importante po yan. Mag-pray kayo, ipanalangin nyo na kayo ay gabayan ng ating God, na tayo ay safe na makapunta, makarating sa ating destinasyon at makauwi sa ating mga bahay ng safe din. So ayan, kung makikita nyo, ang ganda dito, titigil ako para makita nyo yung landscape dito. Iyan oh. May baka. Ayun, brown at may puti doon. Ang ganda dito, guys. Kita nyo naman. Sarap tumambay dito. Check ko lang yung battery ko. Marami pa akong battery. So, ayun, guys. Mag-pray. It's very important. Mag-pray kayo. So, ako, ang isa ko pang share sa inyo before mag-ride ako is ayun, once na na-check nyo na ang inyong sarili kung kayo nasa kondisyon, na-check nyo na ang inyong motor kung ito din ay nasa kondisyon, magtasal bago umalis, di ba? Siyempre, check nyo kung may pera kayo.
Nasa condition nga kayo, nagdasal nga kayo. Lalaman-laman yung wallet nyo. Siyempre, di ba? Hindi naman lalagyan ng Diyos natin ng pera yung wallet nyo eh. So, check nyo kung meron kayong pera, di ba? Napaka-importante din yan guys sa pagra-ride. So, yun. Those are the things that I do or I prepare before I ride. So, kung meron pa kayong may dadagdag ton, eh, idagdag nyo. Yun naman ay aking personal lamang na isishare sa inyo dahil yun yung aking ginagawa. So, ayun guys, nalagpasan na natin yung mga bagong kalsada. So, actually, itong lugar na to, hindi ko na alam kung saan papunta to eh. At saka medyo, ano, bumibilis yung heartbeat ko guys. Hindi ko alam kung bakit. Bumibilis yung heartbeat ko kasi meron dito, ano, police station. Ayun. So, hindi ko na alam itong lugar na to, kaya babalik na ako guys. So, ayan. Bumibilis yung heartbeat ko kasi may police station. Eh, bago pa itong gear natin, wala pa po itong ano. Actually, wala pa itong ORCR. Diba? So, ayan. Importante yun guys, huwag niyo kagayahin. Kaya naman ako dito nag-ride kasi ano to eh, loob to eh, bagong kalsada nga to eh. Kaya kita nyo naman, hindi ako lumabas doon sa main road. Dito lang ako sa loob. So ayan, pabalik na tayo. So ayan, going back dito sa ating Mio Gear. Titigil muna ako dito sa isang side at iyayabang ko muna uli sa inyo ang Mio Gear ko. At para na din dun sa mga nagnanais or nagpaplanong kumuha ng Mio Gear. Yan. So, dun sa aking itinakbong yon, it was about 28 kilometers. So, papakiramdaman natin kung may init ba ang makina. Fan is working well. Ayan, inilalapit ko yung kamay ko dito. Wala akong ganong nararamdamang init ng makina. So guys, I therefore conclude, ano siya? Maganda yung ano yung cooling system nitong ating Yamaha Mio Gear. O, kahit isuot ko yung kamay ko doon, wala akong nararamdamang init na sobrang init. Hindi siya ganong kainit. Kasi ano, parang wala lang. Ayan, oh. Kasi kaya ako naman na i-discuss sa inyo to, yung aking M3 or MIUI, mainit yung makina niya. Kahit anong mga oil pa yung sinubukan kong gamitin sa kanya, mainit yung makina talaga ng MIUI. So ito, ang ganda. Ang ganda ng ano niya, ng cooling system. So ayan po ang ating Mio Gear. Wala pang masyadong upgrade siya eh. Nagpalit lang ako ng ito, original na bride seat na stitch dito sa part na to. Ayan, swabing-swabe. This is my all new Yamaha Mio Gear. At muli, abangan nyo po yung aking feature sa Yamaha Motor Philippines. I will be I was a featured rider po for Yamaha Mio Gear. At ilalabas po yung aking digital ad this week. So ano ko naman kayo, i-update ko kayo dun sa aking Facebook page at saka sa aking channel pagka lumabas na yung aking ads. Ang ganda ng Mio Gear natin, kita nyo naman. LED na LED yung lights niya. Ang ganda, di ba? Paggabi, puting-puti yan. Pagka araw, tingnan nyo, parang may shade ng konting ano, konting violet, di ba? Sobrang ganda talaga. So, ayan. Balik na tayo sa riding. Guys, share ko din lang sa inyo, ha. Ingatan nyo yung kung kayo maselan or maarte kagaya ko. Ingatan nyo to, tong part na to tsaka ito. Kasi ang daling magasgas kung makikita nyo. Ewan ko kung kita dito sa camera ko. Ayan o, may konting gasgas na agad dito. Ito, tinamaan lang ng ano, sapatos. Alam nyo yung pagsasakay kayo, yung gumaganyan kayo. Pag gumaganyan kayo, ayan o, tinatamaan ng sapatos. Kahit goma yung sapatos nyo, gumagasgas na agad. So ayan o, eyesore siya. Sa mga maarteng katulad ko, ayan o. Gagasgas agad. Yan lang ang downside dito sa ano na to kasi yung dibdib niya ito tsaka itong part na to. Ayan na may guhit na nga yo. Kahit na ang ginagamit ko diyan pagka nagpapatong ako diyan sa eco bag, gumuguhit pa rin siya. Yan lang ang downside dito kasi matte black siya. Hindi kagaya nung sa MIUI na ito ay medyo glossy so hindi siya gaanong magagasgas. So ayan, let's go. Let's go daw, nakakita lang ng ano, nagbabike na babae.
Ingat ate. Ayun, so sobrang sarap gamitin guys nitong Yamaha Mio gear natin na to. I'm sure yung mga ibang owners already of this Yamaha Mio gear would agree na ganito kasarap ang ride nitong ating Mio gear. Okay guys, ipapakita ko lang sa inyo ang ika 199. Teka muna. Gusto ko ipakita sa inyo yung ika 200 kilometers ng aking Mio gear. Wait lang ah. Ayan, 200 kilometers po sa aking Mio gear guys. Yan. And sa sobrang tuwa ko, gusto ko dumaan sa bukid. Ito, dalawin natin ang mga baka. Tingnan nga natin. So, ayan, subukan natin dumaan dito. You know, wala naman sigurong pako dito, no? Sarap. Sarap dito, guys. Ayan, no? Hey, doggy. Sama, ha? Instagramable. So titigil muna ako dito. At ako ay mag pipicture. Yan. Teka. Dito. You know. Gundo ko. Dito. Para kita yung profile. Yan. Yo. Ito naman sa likod. With the baka. Yan. Ganda no guys. You know, tapos dito naman sa pala. So yun. Pag nakakita ako ng ganitong scenery oh, gusto kong kumanta ng ano eh, yung West Virginia Bluest Mountains, di ba? Ayan guys oh, isa naman sa ano, sa nadagdag dito sa Mio gear ang aking key holder na monkey. Oh, di ba? Cute. So okay. Labas na tayo ulit sa kalsada. So guys, yung mga ka-gear ko dyan, baka gusto nyo nga pumasyal dito sa amin, sa Cavite, at ipapasyal ko kayo dito sa West Virginia, Bluish Mountains. Ang sarap idan sa damuhan. Okay. So guys, ayan. Isa pa pala sa nakakatuwa dito sa Mio gear, sobrang tahimik niya pag naka-idle or pagka naka minor. Ayan, yung hindi siya tumatakbo. Sobrang tahimik ng makina niya. Perfecto dun sa alam niyo yung pagka yung masyadong mahigpit yung mga jowa nyo or mga misis nyo. Pag masyadong mahigpit, ayaw kayong payagang mag-ride. Tapos gusto nyo tumakas. Diba? Ito yung perfect weapon nyo. Kasi pagka yung in-start nyo siya, ang tahimik. So hindi magigising yung jowa nyo. Makakaalis kayo ng bahay. Eh, as kumpara dun sa mga ibang scooter na ano na nagagamit ko, na maingay yung idle niya, yung idling na ang ginagawa pa, diba, ang gagawin nyo pa pagka ganun, hindi nyo muna i-start yung motor nyo, aakayin nyo pa siya hanggang doon sa susunod na kanto, tapos doon nyo yung andar. Eto, dahil sobrang tahimik, pag start nyo hindi kayo maririnig, makakatakas kayo. Kayo. So guys, kuha na. Sa pangakatawa dito sa gear, guys,
Ang tulin niya. Oo. Alam niyo ba? Never akong ipinahiya ng Mio gear na to sa ano, sa karera. Nung minsan nga may hinabol ako eh. Ang bilis ko na overtaken. Nga lang, hindi talaga siya na ipaghabulan sa akin. Ganun siya kabilis. Kaya guys, kung talagang naghahanap kayo ng motor na nasa 125cc na merong magandang performance, mag Mio gear ka na. Kung kulang ang pera mo sa pang down or wala kang pang cash, maraming paraan. Isa na dyan yung ano, tumalpak ka, di ba? Gago! Minsan, talpak is daki. So, yun guys. Kung wala kang pantalpak, tingin ka lang sa paligid mo, dyan sa bahay nyo. Siyempre, may mga gamit naman kayo dyan eh. Malay mo, yung electric pan mo, yan ang sagot sa pangarap mo. Biro lang guys, ha. Talagang may pagkatanga ito. Law of attraction lang yan eh. Pagka may gusto ka, i-attract mo siya. And one day, makukuha mo siya. Siyempre, sabayan mo ng ano, pagsisikap. At siyempre, sabayan mo ng dasal. And you'll have it in your hand. Diba? And so, that's about it guys. Maraming salamat ulit sa pagsama nyo sa akin, sa aking ride. And if you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe. Please like, share, comment. Binabasa ko po lahat ng mga comments nyo and re-reply ang ko as much as possible. And hit that notification bell para po updated kayo sa iba pang mga videos na ilalabas ko. So guys, thanks for watching and ciao! Boom, boom, boom.